Si RC Muñoz na beauty and brains na, talented pa. Kaya hindi na nakapagtataka kung maraming mga lalaki ang nabibighani sa kanya. At ang kanyang buhay pag-ibig ay makulay din. May mga nakarelasyon siya na taga-showbiz at mga tagalabas din ng showbiz. Na-link din siya sa isang international star at sa kanyang mga leading man. Sino-sino sila? The Philippine Showbiz List presents mga lalaking na-link kay RC Muñoz. Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Please subscribe to our YouTube channel and do not forget to follow and like us on Facebook. Bago natin simulan ang listahan, masasagot mo kaya ang trivia question na ito? Sinong aktor ang naging leading man ni RC sa mga pelikula na Always Be My Maybe at Can We Still Be Friends? Malalaman mo ang sagot mamaya. Kian Cipriano. Ang kapamilya actress na si RC at ang frontman ng Calia Lily na si Kian Cipriano ay once a couple before. At sa kanyang ilang mga previous interviews, inamin ni RC na si Kian ang kanyang biggest heartbreak as it took 4 years upang si RC ay finally makaget over sa kanilang relationship. Si Kian ay ang kanyang first love. Inamin rin ni Kian na ex niya si RC nang mag-guest si RC sa I Can See Your Voice. Tinanong kasi ni Alex Gonzaga si Kian kung bakit raw alam niya na Mona ang pangalan ni RC na mga close friend lang raw ang nakakaalam sa pangalan niya. Without hesitation, sinabi ni Kian na, "Siyempre, ex ko siya." Si Kian ngayon ay kasal na sa aktres na si China Ortaleza at kung ating mapapansin ngayon ay ang lahat ay okay na sa kanilang dalawa. Kahit na medyo complicated ang kanilang past, ay na-manage pa rin nila na manatili in good terms. Sa guesting ni RC sa GGV sa segment na Sagot o Lagot noong January 2020, tinanong siya kung bakit sila ay nagkahiwalay. Sinabi niya habang tumatawa na matagal na raw ito at nakakatawa raw dahil ang tagal-tagal na. Tropa-tropa na rin daw sila pati kay China. At nang tinanong si RC sa anong dahilan ng kanilang breakup, sinagot niya ito ng chicks. Kelvin Yu of Itchy Worms. Na-report noon at nabanggit ang pangalan ni Kelvin Yu na basis ng Itchy Worms bilang boyfriend ni RC. Ayon sa mga report, naging magkasintahan ng matagal sina RC at Kelvin. Buddy Del Rosario. Ni-reveal noong January 2017 ni RC ang kanyang breakup sa local rock artist na si Buddy Del Rosario, ang anak na lalaki ng prinsipe ng Brunei na si Jeffrey Bulkia. Ang relationship na magkasintahan ay natapos noong December 2016 pagkatapos nilang mag-date ng more than 3 years. Kinumpirma ito ni RC sa isang press conference ng kanyang comedy spy film na Extra Service. Inamin ni RC na ang dahilan ng kanilang paghihiwalay ay ang lack of time for each other. Ayaw niyang maging unfair sa kanyang boyfriend kahit raw na very supportive ito sa kanyang career. Sinabi niya noon na baka maayos pa at linaro ni RC na magkaibigan pa rin sila ni Buddy. Si Buddy ay ang frontman ng local rock band na Mr. Bones and the Boneyard Circus. At noong January 2018, kinumpirma ni Buddy ang mga rumors na siya ay in a relationship sa isang non-showbiz girl. At shinare sa kanyang mga followers ang first look ng kanyang daughter na si Malina. Daniel Matsunaga. Naging tuksuhan noong 2017 sina RC at Daniel Matsunaga. Noong panahong kasi na yon ay parehong celebrity candidate sila sa ABS-CBN reality competition show na I Can Do That at pareho ring single ang dalawa noon. Kakahiwalay lang ni RC kay Buddy at si Daniel naman ay kay Erich Gonzalez. Ngunit iginiit ni RC na malabong magkaroon sila ng relasyon ni Daniel noong panahon na yon. Malabo raw na maging sila dahil meron raw silang kontratang pinirmahan. Kontrata na hindi pwedeng pumasok sa isang relasyon at kailangang 6 months na manatiling single. Apat raw sila na pumirma at kasama raw si Daniel rito. At dahil sa pinag-uusapan noon ang kanilang relasyon, nagkaroon sila ng tandem na nabuo na tinawag ng mga fans na Daniel RC at mayroon pa nga silang sariling parang fanpage. Anthony Ng.
nireveal nilang dalawa ni Anthony at RC ang kanilang relationship noong 2017. Ngunit noong August 2019 ay kinumpirma nila na natapos na ang kanilang relasyon. Si Anthony ay isa ring businessman. Kinumpirma ni RC ang kanilang breakup sa isang press conference ng teleserye niya na Pamilya Ko. Nang panahon na ito ay ilang buwan na silang hiwalay. Shinare ni RC na kanilang breakup ay mutual, ngunit dinagdag niya na noong panahon na yon, sila ay not on speaking terms. Dininay rin ni RC na may third party na involved. Anya, it's shallow. It's just really, maybe it's not the right time. Dininay rin ni RC ang mga balibalita noon na naging dahilan ng hiwalayan nila ni Anthony ay ang mga magulang niya. Brandon Boyd. Dinismiss noon ni RC ang mga espekulasyon sa romance raw nila ng vocalist na si Brandon Boyd of the American band Incubus. Ayon sa report ng ABS-CBN na nag-share ng photo niya kasama si Brandon pagkatapos ng performance nila sa Araneta Coliseum, shinare ni RC na malapit niya kaibigan ang bassist ng banda na si Ben Kenny at DJ Kilmore. At nakakuha raw siya ng VIP pass dahil dito. May photo kasi sila na naka-love sign si Brandon para kay RC. Ang mga article kasi na lumabas noon na ang love sign ay nagsasabing nag-I love you si Brandon sa dalaga. Kaya klinaro ni RC na walang namagitan sa kanilang dalawa at magkaibigan lang raw sila. Ani RC, nakakatawa may nag-write up kasi sa amin ni Brandon Boyd. Tinag ko siya kanina, nag-reply. Sabi niya, so what is the love sign? Sabi ko, I don't know, wala lang, nahiya ako. I told him, just don't mind them. Gerald Anderson. Unang nagpare sa isang pelikula sina Gerald at RC noong 2016 sa hit movie na Always Be My Maybe at naulit noong 2017 sa Can We Still Be Friends. Sa issue na niligawan siya ni Gerald noon, naninindigan si RC na hindi siya niligawan ni Gerald nang magtambal sila sa dalawang pelikula noon. Ayon kay RC, malabong maging sila ni Gerald dahil tropa ang turing ng aktor sa kanya. Napag-usapan raw nila ni RC kasama ang best friend ni Gerald na si Joe Black ang nag-viral na video na hindi magpapabiktima. Ayon kay RC na tinanong raw ng kaibigan si Gerald kung bakit hindi siya pinormahan. Sagot raw ni Gerald ay, pare naman si Mona pag nakasalubong, what's up bro? Paano mo naman liligawan? Trinopa, friendzone na. Ganyan lang raw talaga si RC. Gusto niyang kaibiganin ang mga lalaking nakakasama at ipakita na one of the boys siya. Sinabi niya na mas importante ang friendship kaysa romantic relationship sa mga nakakatrabaho niyang male stars. At wala raw kasing interest si RC na magkarelasyon ng isang artista. Naging usap-usapan na rin noon ang sinabi niya sa guesting niya sa Gandang Gabi Vice noong 2017. Sinabi niya kasi na hindi siya mabibiktima ng aktor. Ngunit ang pagsabi niya nito ay walang kinalaman sa Playboy image ni Gerald. At sinabing joke lang talaga yon. JM De Guzman. Isa sila sa mga best looking pairs on screen, ngunit sinabi nila RC at JM na hindi kailanman nila naisip na in next level ang kanilang friendship. Sa interview ni RC kasama si Tony Gonzaga sa episode ng I Feel You, sinabi ni RC na dahil best friend niya si JM, parang mahirap raw na pupunta sa ganong direksyon dahil mahirap raw ibalik ang ganitong relationship nila bilang magkaibigan. Sobrang komportable raw ni RC kay JM na parang wala raw siyang maitatago sa kanya. Si JM raw ang una niyang tatawagan kapag masama ang kanyang loob bukod sa pamilya niya. Ang dalawa ay unang nagkakilala lang sila pa ay mga college students sa University of the Philippines. Inamin ni RC na nung una ay naisip niya na si JM ay bading at gusto niya na magkaroon ng gay best friend. Ngunit nalaman niya na hindi pala bakla si JM at may crush raw sa kanya si JM noon. Inamin rin niya na crush niya si JM noong college pa sila, ngunit hindi pa siya pwede na magkaroon ng boyfriend ng panahon na iyon. At wala din talaga sa isip niya na mag-boyfriend noon. Ngunit ngayon lang April 2021, pinaasa nila JM at RC ang kanilang mga fans na nag-prank sila na in-next level nila ang kanilang relationship pagkatapos ng maraming taon na mag-best friend. Ngunit lumabas sa huli na ang lahat ay joke lang pala. Mga linyahan kasi nila sa Instagram ay, matagal na tayo mag-best friends pero pwede bang manligaw? Just really glad that the whole family was able to witness this beautiful moment. Nalagdagan pa ni RC ng words na may forever at from best friends to lovers. Ang video ay nagpakita ng tila proposal ni JM sa vlog ni RC noong April 5. Sa video kasi makikita ang pagtatanong ni JM kung pwede ba niyang ligawan si RC at binigay ang bulaklak kay RC. At may revelation pa ang dalawa sa susunod raw na araw kahit napaisip ang mga fans na in a relationship na sila.
Maraming fans ang nagsabi na ang revelation nila ay prank lang at hindi nga sila nagkamali. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!